Iba't ibang three-dimensional na saranggola, pinalipad sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Alamin yan sa report ni Lorenzo Ilagan. Matapos ang dalawang taon ng pagpapahinga dahil sa pandemya, muling isinagawa sa bayan ang saranggolahan sa Nauhan 2022. Nakagawa ang aktibidad na ito sa bayan tuwing tag-init. Ang taon ng saranggolahan po ay isinasagawa ng ating pamahalang bayan ng Nauhan under the Tourism Development Program for almost 34 years na po. So nagsimula po ito noong 1988. Ito po ay ginagawa tuwing Linggo ng Pagkabuhay kung saan dinadaluhan po ito ng iba't ibang artists ng ating bayan. At meron din pong mga artists galing sa ibang bayan dito sa Oriental Mindoro. Tampok sa saranggolahan sa Nauhan ang iba't ibang three-dimensional na saranggola na may sukat na 2 metro. Ngayong taon, 13 ang lumahok sa kompetisyon. Ang ilayo din po nito yung ipamalas yung craftsmanship ng ating mga kababayan para ilayo din yung ating mga kabataan sa mga masasamang bisyo tulad po ng pag-inom ng alak at iba pa. Ang saranggolang lapis ni Rolly Villares ang nagwagi sa kompetisyon at nakuha niya ang grand prize sa 20,000 pesos. 15,000 pesos naman ang nakuha ni Ruben Abes sa kanyang first prize entry na Mariposa. Nakamit naman ang saranggolang tutubi ni Ricky Mark Magsisi ang second prize sa 10,000 pesos. Nais naman ng lokal na pamahalaan na mas palawakin pa ang saranggolahan sa mga susunod na taon. Ang gusto po namin ma-achieve yung mas marami po o mas malaki po yung saklaw ng ating saranggolahan. Kasi po, mas gusto po namin na talagang province-wide yung sumali, mas mataas po yung premyo namin may offer, at mas maganda po at mas malalaking saranggola. Kasama si Buhay Adante Jr., Lorenzo Ilagan, Balitang Southern Tagalog.